Ikutin muna natin itong buong mountain rock, no? Para masanay palalo ikaw sa pagliko at pagkontrol. Tayo doon. Yo, kita mo yun? Kita mo yun? Okay. Yun. Tapos kakaliwa tayo, ha? Una mo lang yung ilubog si Clutch bago mo alalayan si Brake, ha? Okay, good morning mga kuya, no. So, mayroon na naman tayong bagong estudyante ngayon, dalawa, no. So, kasi sila ay mag-best friend. Kaya magkasama na sila, no. So, para sila na schedule, isa sa umaga, isa sa hapon. So, pinagsabay ko na kasi sila naman ay magkakilala. So, si Abby and then si Mary. So, siguro naman hindi bago sa inyo. Naging estudyante ko rin sila sa motorcycle, ano. Ngayon naman sa four wheels naman, manual transmission na sasakyan yung kanilang dinadrive. Actually, kahapon pa kami magkasama. Hindi lang kami nakapag-vlog kahapon. So, today, dinidevelop namin lalo yung footwork nila. Dito sa pagliko-liko, kung paano i-control yung sasakyan kapag lumiliko. Kailan ang timing o tamang pagliliko ng manubela sa mga makipot na kalsada. Ngayon, Abby, ang gagawin natin, ikutin muna natin itong buong mountain rock, no? Para masanay palalo ikaw sa pagliko at pagkontrol. So, ganito, no? Ang pagkontrol ng class, katulad kahapon, kasi tayo, nag-focus tayo sa footwork kahapon, doon sa hanging, ano, yung stop and go. Ngayon naman, yung pagliko naman, kung paano natin kontrolin ang sasakyan kapag lumiliko, at the same time, paano natin i-manage ang mga pedals natin kapag lumiliko, like sa clutch and then brake and then gas. Actually, dito sa mga ganitong lugar, sa limited space, halos hindi tayo masyado nagpo-focus dito sa pagka-gas. Tulad ng sabi ko sa iyo, pag lumiliko ka, halimbawa, before ka pa lumiko, lulubog mo yung clutch mo, alalay sa brake, dahil syempre, kukontrolin mo yung pagliko mo. Ngayon, kapag na halimbawa na na-brake mo siya and then tumigil, pag aarangkada ka ulit, laging bitaw una si brake. Apatong ang paa mo sa gas, magagas ka ng bahagya na nagbibitaw ka rin ng bahagya dun sa clutch na nagmumove lang siya. No? So, hindi talaga siya kailangan i-let go ang clutch. Kumbaga, kailangan natin timplahin. Okay, sige tara, let's go! Tayo, punta tayo doon. Yo, kita mo yun? Kita mo yun? Okay. Yun. Tapos kakaliwa tayo, ha? Kaliwa. Oh, pato ba? Yan. Yan, lubog si clutch. Yan. Kumbaga, ganito. Una mo lang yung ilubog si clutch bago mo alalayan si brake, ha? Sige. Tuwid mo lang muna manubela mo. Tuwid mo. Yan. Okay, forward. Sige, yan. Hanggang ganyan lang ang bitaw ng clutch. So, lubog mo ulit ang clutch. Lubog. Yan. Liko, dahan-dahan lang. Huwag mo masyadong kasagaran. Bawi. Yan, kasi mo lang control. Kontrolin ang iyong sasakyan kapag ganito ang lugar. Doon tayo, tapos kakaliwa. Control pa rin yan. Puro first gear lang tayo dito. Hindi tayo makakapag second gear dito, no? Titingnan mo lang yung lilikuan mo kapag ganyan. Sige, liko, kiunti. Op, tama na. Control ng sasakyan. Yan, control lang ito talaga. Para lang din yan dun sa dinaanan natin sa munting pulo eh. Tingnan mo meron natin, tingnan mo ang pagliko. Sige, dagdag pa sa manubela. Yan, tama na. At titingnan mo lang naman yan eh. Kung napunta na siya sa direksyon mo. Yan, saan ka galing kanina, doon ka rin dumaan. Dahan-dahan lang, control natin lang talaga. Dahan-dahan, diretso tayo doon. Ayan tayo dyan. Yan, saka, yan. Sa in-between ng dalawang yan, sa kanan. Diretso tayo doon.
kaliwa naman tayo sa dulo. Yung unti-unti na yung kami ko, sige, ikot, unti-unti lang, padagdag lang ang padagdag. Ganun nga yung medyo akmang paahon, yun yung tipong nagasag mo siya. Para sana yun na kayo lang pagsisignal, kagad biglayin ang pag-ikot. Depende nga yun sa lilikuhan mo.